Ako po si Richelle Pintuka. Nakatira po ako sa 011 Duat Street, Payatas Peak, Quezon City. 38 years old po ako. Ang aming pong kinabukan, ano po? Saan po kami sa bahay? Yung mama ko po na ano, may preferensya na rin po. Tsaka yung dalawang mahalin po nasa akin. At tsaka po yung limang anak ko. Mahirap naman kasi ano, nasa akin yung dalawang pamangkin ko eh. Tsaka yung mama ko. Doon po kami nakatira sa mama. Bali po, gumagawa po kami ng dorm. Tsaka tumutulong din po ako sa mama ko sa maliit lang tindahan. Bali, wala pong permanente yung ano ko rin yung trabaho ng asawa ko. Lalo na po ngayon na lockdown. Wala po na lang trabaho siya. Kaya kahit papano po yung dormat, yun po yung pinagkakitaan namin. Ano po, kapag dinilever po namin, binabayaran naman po kami ma'am agad. Tapos kamang gumawa ma'am kasi, pumunta po kami sa junk shop, yung nagbabalat ng hinilan. Minsan po kasapok po yung mga anak ko na nagbabalat din ng hinilan. Tapos meron pong naiiwan din sa bahay para naggugunting ng mga ano ng mga basahan para pagdating po namin nagpo-format naman po kami ng mga basahan. Kumbaga yung mga anak ko rin po naman tumutulong naman din po sa amin para ma-survive din po namin pang araw-araw din namin. Kasi mahirap po iisa ka lang yung gagalaw, hindi namin masusurvive pa araw-araw yung pagkain din namin. Ano po ang nahirapan kami? Ang nag-reaction po, Diyos ko po Lord, dan sabi ko po ganun. Hanggang kailan po ba to? Kasi kung tuloy-tuloy po ang hirap po talaga, saan po kami din, lalo na po ngayon, kung ayaw lang po yung pagkataan namin, wala rin kami extra, wala po kami pagkukuha ng siyempre po. Kasi sa araw-araw din po, halimbawa ma'am, nakakabalat din kami, magkano din po yung minsan nasa 180 kapag marami pong babalatan. Kapag wala po, nasa 100, 200 yung babalatan namin. Eh po, lalo na po ngayon wala, ang hirap po, eh magkano lang po yung sa doon, matakinikita lang naman po namin. Makabili lang din po kami ng bigas, okay na po nga sa amin yun. Basta makakain lang po naman. Po, kasi nagsagutom naman po na ano kami, nagagawa naman po ng paraan. Ang mahirap naman po kasi yung virus. Pag once nakapitan ko po, lalo na po wala na po lahat talaga. Ipangangatawan mo pa, paano ka nang makapaghanap buhay, iintindihin ko po siyempre yung mga anak ko, yung pamilya ko po, iintindihin ko kung halimbawa po makapitan po isa sa amin, saan po kami kukuha ng pera para pambayad po sa ospital, di ba? Kaya sobrang pong hirap, lalo na po sinasabi namin, kailan ba ito matatapos? Ang hirap po pang nagdire-diretso eh, pang nagdire-diretso po, paano na po kami? Siyempre po, wala kaming pagkukunan po ng sapat na pagkain para po naman masustentuhan ko yung mga anak ko. Pinagdadasal po mam ngayon na matapos na po ito. Sana po lahat po bumalim yung lahat na may mga sakit. At isa pa po, wag na po kung ano kapitan na ng sakit. Huwag lang po yung mga anak ko rin kapitan ng sakit. Matapos na po itong lockdown, lahat po na may mga sakit, bumalim na po. Magawa. Hindi ko po in-expect na makakasama din po ako dito talaga. So, laking blessing po talaga sa amin sa Caritas. Kaya taos puso ko nagpapasalamat po sa Caritas na naging blessing po ito sa amin. Kasi po siyempre sa dami namin ma. Tapos sa araw-araw intindihin mo, lalo na po ngayon yung asawa ko na hindi ko nakakapasok. Siyempre po, ang hirap po talaga. Kaya nga malang pasalamat po kasi kami, nabigyan po kami ng blessing ni Caritas. Na kahit pa paano po nakakatulong po sa amin sa pang-araw-araw po talaga. Ang hirap po kasi kapag marami ka tapos yun lang yung ano mo, lalo na po ngayon. Ang hirap po talaga. Kaya nga sabi nga namin ma'am, blessing mo talaga yung naibigay sa amin. Diba? Kasi kung wala rin naman ito ma'am eh, siyempre, mas lalo kami nahihirapan. Pero sa laking pasalamat namin kasi may blessing po na naibigay sa amin.